unang restoration na nais ng Diyos sa mga buhay ng mga Israelita. It is to restore the blessing of throne. It is to experience that God is with us. It is to experience that Christ has fulfilled the yung every covenant. It is to experience that the Holy Spirit is guiding and working upon us. Amen po ba? At pangalawang restoration po, it is to restore yung background po natin. Identity and authority po natin bilang mga anak ng Diyos. Yun po yung pinakadahilan po nun. Po ba? At yung pangatlong restoration po, it is to restore yung answer po na nagtatranscends ng time and space. So, this is everything po. Ipinagkalo po sa atin po ito ng Panginoon. First, lahat po yun, meron pong steps, di po ba? Of course, hindi naman po ito mare-restore kung hindi po ma-restore yung identity and authority natin. Tama po ba? Hindi naman po ito mare-restore yung tatlong bagay po na to kung tayo po ay nananatili pa rin sa fundamental problem. Kaya first, ang ginawa po ng Panginoon, He delivered us from this fundamental problem. At after nun, in-restore niya yung pagpapala ng trono, yung background natin, bilang mga identity and authority natin, and yung ma-restore yung answer na nagtatranscends ng time and space. At pangatlo po, ano yung pinaka-reason? Bakit tayo pinalaya ng Panginoon? Mula sa kadiliman, mula kay Satanas. Ano yung reason bakit He wants us to come out from our disbelief? And ano yung reason bakit nais niyang i-restore natin yung pagpapala ng trono, yung background natin, at yung answer? Dahil He wants us na magkaroon ng continuation with enjoyment. So, after makalaya ng mga Israelita sa Ehipto, sa madaling salita, nung sila ay makalaya sa control ni Pharaoh at na-restore yung mga bagay na nais ng Diyos na i-restore nila, sinabi ng Panginoon sa kanila, yung pinaka-reason, it is because nais ng Diyos na magkaroon sila ng continuation with enjoyment. Yung continuation with enjoyment, ito yung dahilan bakit ibinigay sa kanila ng Diyos yung mensahe about building the tabernacle. Ito yung dahilan kung bakit sinabi ng Diyos to make tent of meeting and your own tent. Ito yung dahilan bakit sinasabi sa kanila ng Diyos na ingatan nyo ang Ark of the Covenant. Na gumawa ng Ark of the Covenant. Ito yung reason bakit sinasabi ng Panginoon sa kanila na to keep yung Passover, yung Pentecost, and yung ingathering. Ito yung pinaka-reason. Dahil nais na tayong magkaroon ng continuation with enjoyment. So, bakit ba ibinigay ng Diyos yung tabernacle, yung tent of meeting, our own tent, yung Ark of the Covenant, yung three feasts? Bakit ibinigay po sa atin to ng Panginoon? For us not to, for us to remember yung ginawa po sa atin ng Panginoon. Of course, hindi naman po natin naabutan yung, what's this? Kung paano ipinakita ng Diyos yung 10 milagro sa mga Israelita. Hindi po natin alam yung mga ganito pong bagay. I mean, hindi po natin naabutan. Tama po? Hindi po nakita ng ating mga mata. Pero makikita po natin yung pinaka-reason. Bakit nais po ng Diyos na alalahanin po nila ito at i-keep po nila sa kanilang puso. Because God wants them to have continuation with enjoyment. Paano po kayo magkakaroon ng enjoyment kung hindi po kayo magkakaroon ng continuation? Tama po ba? At paano po kayo magkakaroon ng continuation without enjoyment? Tama po? Kaya ipinagkalo po sa atin ng Diyos ang kanya pong salita. So, true liberation po, or yung true freedom po, ay yung makalaya mula sa ating past,
present and future problems. So don't worry about tomorrow. Di po ba? Sabi po sa Proverbs chapter 27:1, sino po ang nakakalam kung ano mangyayari po bukas? Kung hindi mo alam mangyayari bukas, you have to accept Christ in your heart. Tama po? And I just saw this one post po sa social media, sinabi po doon. Tayo pong mga tao, hindi po natin, wala po tayong kasiguraduhan kung tayo ay magigising bukas. Tama po ba? Pero nagseset po tayo ng alarm. And yung explanation po nila, that's what you call hope. Pero anong klaseng assurance ang meron po tayong mga anak ng Diyos? Of course, hindi po natin alam kung ano pong mangyayari sa kinabukas. Tama po ba? Kaya today is very crucial po sa mga buhay ng bawat isa. Very important po. Hindi po ibig sabihin no na huwag kang mag-focus sa kung anong darating bukas. Pero God has, lahat ng bagay ay inihanda na po ng Panginoon sa mga buhay po natin. Even our future po is in God's hand. Yung mga future ng mga remnants, lahat po yun nakaplano na po sa buhay ng Panginoon. Our past, yung past life po natin, is our platform, springboard, tungtungan. Tama po. But yung future natin, or yung today po natin, so we have to enjoy yung answer na ipinagkakalaw po sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po sa atin pong main message, number one po, during wilderness time, ano po ang pinanghawakan po ng mga Israelita? And what kind of situation they actually faced nung during ng wilderness? Anong mga kasagutan ang mga tinanggap po nila? Alam niyo po, we have our own wilderness. Tama po ba? We have our own Egypt. We have our own Pharaoh. Tama po? And what kind of wilderness you are facing right now po? Pag sinabi po kasi natin wilderness, wala kayong bagay na makikita eh. Buhangin. I don't know. So, kung mamubuhay po tayo sa wilderness o sa ilang, ibig sabihin po nun talagang wala po tayong mapagkukunan kahit saan po. This is the reason why God provide everything to them. Tama po ba sa mga Israelita? Wala pong cellphone, walang wifi, walang mga nagdi-deliver ng mga pagkain. So, I am asking po, what kind of wilderness you are facing right now? So, kung kayo po ay nakakaranas ng wilderness nyo ngayon, yung your own wilderness, kung nakakaranas po kayo nito, tignan nyo po kung ano po ang ginawa ng Diyos sa mga buhay ng mga Israelita. They don't have food. God provide them the food. They don't have water. God provide them water. Wala silang clothes. Pinrovide din yun ng Panginoon sa kanila. Marami silang reklamo, pero still, nagpo-provide ang Panginoon sa kanila. Tama po ba? So, if you are facing your own wilderness right now, always remember po, yung with Emmanuel and oneness. Amen po ba? If you are facing your own wilderness right now, just remember how God provide everything sa mga Israelita kahit full of complaints and unbelief po sila. Tama po ba? Sa madali pong salita, even you're in the midst of problems, even you're in the midst of, alam niyo po yun, walang-wala na. Even if you're in the midst of crisis or persecution, always remember po na lahat po ng yon ay proseso po ng Panginoon sa inyong buhay. So don't be afraid po, hindi pa po kayo mga finished product. Amen po ba? Hindi pa po kayo mga finished product. So huwag po kayong magmadali. Tama po? Lahat po meron pong proseso. Lahat po ay nasa, huwag na lang po natin sabihin proseso, lahat po ay nasa time schedule po ng Panginoon. Amen po ba? Though it's bad,
Though it's good, though it's problem or blessing, lahat po ay nasa time schedule ng Panginoon. Pangalawa po ay ang pinaka-importante. After wilderness, ano po ang naranasan po nila? So, ito po yung nagpapakita na tayo po ay katulad po ng mga Israelita. Tama po ba? Ito po yung nagpapakita na tayo pong mga tao ay meron pong limitasyon. Lalo na pong mga anak ng Diyos. Dahil alam natin na dapat lang akong magtiwala sa Diyos. But because of this reason po, tayo po ay madalas na nadadaya po. Kaya po, after this wilderness, after ng paghihirap ng naranasan ng mga Israelita, actually lahat ng yun nakalimutan nila eh. So they just remember na, hindi nila nakalimutan yung paghihirap nila. Pero they forgot how God guide them, how God provide everything to them. Kaya, even after ng wilderness, they cannot overcome yung complaints and unbeliefs na meron po sila. So, ganun din po sa mga buhay po natin. After we received the salvation po, after we accepted Christ, hindi po doon natatapos ang lahat. Tama po ba? Kasi po yung pananampalataya po natin ay parang isang butil ng bigas po. O kaya naman, parang isang, buto ng halaman or ng prutas. So, kapag po yun ay tinanim po natin, pero wala po tayong gagawin, hindi po yung lalago. Tama po ba? So, ganun din po. Ang kaligtasan po natin ay natapos because of God's grace. Pero yung pananampalataya po natin hanggang ngayon ay patuloy pong lumalago. That's why, always remember this po. That's why we have to always remember po na ating pananampalataya ay lalago po sa patuloy po na pakikinig natin ng salita po ng Diyos. At pangatlo po, ayon po sa verse 35, you were shown these things so that you might know that the Lord is God. Besides Him, there is no other. Amen po ba? So, bakit po ipinapakita po ng Panginoon sa atin ang mga problema? Bakit po ipinapakita po ng Panginoon sa atin ang mga sitwasyon? Bakit po ipinapakita niya po sa atin ang sitwasyon po ng pandemic? So that we might know that the Lord is God. Sa madali pong salita, it is to trust in His absolute sovereignty. It is to trust in His absolute plan and will po sa atin pong mga buhay. Amen po ba? Kaya nga po, the Lord is our God. Meaning to say po, He can do everything po. Katulad po ng pagpapakita niya ng 10 miracles sa mga Israelita kay Moises. So, yung true miracles po ng mga buhay po natin is yung araw na tayo po ay tumanggap ng kaligtasan. You don't have to find yung signs or yung mga miracles. Kasi yung tunay na miracles and signs ng mga buhay po ninyo is yung araw na tumanggap po kayo ng kaligtasan. Amen po ba? So, whether you are in good situations or problems, yun po yung magiging dahilan po yun so that you can know that the Lord is your God. Amen po ba? Kaya po sa ating conclusion, have you ever heard po yung patungkol sa never before and never after answer? So sa madali pong salita, ang ibig sabihin po nito ay si Moises po yung nakatanggap po ng answer po na ito. But yung ibig sabihin po ng never before and never after answer is among the seven remnants or among yung mga tao sa Biblia, si Moises po yung mas nakatanggap ng malalaki pong mga kasagutan at mga mararami pong himala na ginawa po sa kanya ng Diyos face to face. At so sa madali pong salita,
Yung answer po na natanggap po ni Moises, walang kahit sinong tao po ang nakaranas noon at makakaranas pa. So, sa madali pong salita, ganun din po sa mga buhay po ninyo. Yung answers, yung evidences na tinatanggap nyo po right now ay magiging never before and never after answer din po. Ibig sabihin po nun, yung gospel na iiwan po ninyo sa inyong mga susunod na henerasyon ay patuloy na magre-remain po hanggang sa third and fourth generation. So, maniwala po tayo dahil ito po ay nasa loob na po ng plano ng Panginoon po. Kaya nga po, si Moises, he received this never before and never after answer. Bakit po? Ano po yung sikreto? Ano po yung misteryo? Sa Exodus chapter 3 verse 20, ito po yung 18 hanggang 20, ito po yung na-receive ni Moises na covenant. And with this covenant po, I mean yung covenant po na tinanggap niya, inedit niya po itong covenant po nito sa kanyang buhay. That's the reason bakit God has no choice but to use Moises para i-lead yung mga Israelita. Ganun din po. So, gumawa po tayo ng sitwasyon where God has no choice but to pour out yung blessings niya po sa mga buhay natin. Amen po ba? Kaya nga po, when Moises received this covenant, inedit niya to sa buhay po niya. So, pag sinabi po nating edit, like sa isang message, hindi natin, hindi po ibig sabihin po nun na we have to write down yung lahat ng message na yon. Pero when we say edit po, hindi lang po yung key point, pero yung every key point ng intro, ng main message, and ng conclusion. And I hope yung mga remnants, may you receive yung mensahe na to through your leaders. And when he received this covenant, hindi lang po yun nagtatapos doon. Dahil nagkaroon po siya ng plano inside of prayer. So, Mount of Horeb, yun po yung bundok kung saan tinawag po ng Panginoon si Moises. At dun din po yung bundok kung saan yun po ay naging palanginan niya. Tama po ba yun? At pangatlo po, dinisenyo niya ang kanyang buhay bilang isang leader ng Israelita. So, saan po nagsimula yun? Nung inedit niya yung covenant na ibinigay ng Diyos sa kanyang buhay. At pangalawa po, si Moises po, he is the main figure of Exodus. So, sa panahon po na ito, who is the main figure? Kayo po. So, don't be afraid and don't worry about anything po. Kaya, kay Moises nga lang po, ipinakita ng Panginoon ang 10 milagro, di po ba? Kaya nga po, sa panahon po ni Moises, doon po ipinakita ng Diyos yung 10 miracles. And because of this reason, because of this blessing, he was able to save his next generation. At yung next generation niya ay sina Joshua and Caleb. Tama po ba? Because he edit this covenant is in his life, because he planned, nagkaroon siya ng plan sa loob ng prayer, he designed his life as the leader of Israelites, because he is the main figure of the Exodus, he was able to save his next generation. Kaya po, sa 12 spies na ipinadala ni Moises, si Joshua and Caleb ang naroroon. And itong si Joshua and Caleb, si Joshua, he was able to save yung family line ni Rahab. Tama po ba? So, ganun din po sa mga buhay po ninyo. Because of the gospel that you possess, maliligtas nyo rin po ang inyong mga susunod na henerasyon. So, don't worry about anything. I am weak. I don't have anything.
ito lang yung position ko sa buhay. No. You possess the gospel. At yung ibig sabihin na you possess the gospel, ito po ay hindi kayang ikumpara sa mga material na bagay na nandito po sa mundo. That's why you can save your family, family line, and next generation. Amen po ba? So, ipinapanalangin ko po na tanggapin po ninyo yung bawat kasagutan at bawat pagpapala po sa umagitan po ng mensahe po natin sa araw po na ito. Sorry po. So, tayo po yung manalangin. Dahilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin, pagkakaloob po sa amin ng salita po sa oras po na ito. Father God, let us all experience that you are the Lord who is our God. At patuloy po namin nawa, panghawahan ang covenant na amin pong tinanggap sa oras po na ito. Lahat po ng papuri at pasasalamat ay pinagkakaloob po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen.